Good evening mga sa lahat. So ngayon, yung video to, i-share ko lang kung paano magpalit ng coolant sa mga tinatawag na liquid cooled motorcycle. O yung tulad dito, yung Aerox. So yung liquid cooled motorcycle ay nakadepende lang siya sa cooling system. Lalo na kapag naglo-long rides ka. So katulad ng ibang parts nitong motor, kailangan din siya ng periodic maintenance or attention. So ngayon, ang kailangan nating tools para mabaklas to is yung 8mm. Buksan lang natin to. So questions, kung tuwing kailan ba tayo magpapalit ng coolant? So once in a blue moon ba or kapag puti na yung buhok? So ang general rule kasi is every 2 years or every 35,000 na yung tinakbo ng motor mo, 35 to 40,000, yan papalit ka na ng coolant yan. Kahit isa tingin mo yung coolant mo is okay pa, madumi na siya kasi 2 years na tong motor na to, papalitan na natin yung coolant. So ito na yung drain bolt nya, yan, makikita na siya, ito yung pinaka drain bolt nya. So ano bang meron sa coolant ng motor, bakit kailangan natin siya palitan? So yung liquid cooled motorcycle katulad nito, minimix siya ng 50%. So 50% na tubig, tapos 50% yung anti-freeze para magpara ma-evacuate yung init ng makina sa pamamagitan ng radiator. Yan, didrain na natin. So gagamit na tayo ng kasi kailangan lang natin yan. So yan. Uy, putik, ang konti na lang pala nito. Hindi ko na pala siya naripilan. Tinan nyo. So biniyay ko kasi ito pa Bicol. Yan, so luwagan lang natin to siya. Luwagan lang natin yung yung cup para mag-drain. So yan. So magtatanong kayo, pwede ba yung coolant ng pangsasakyan sa motor? So nakadepende yan sa sa manual ng motor nyo. So i-check nyo pa rin yung sa manual ng motor nyo. Or mag-do a research kayo. Tapos do a research kayo. Or magtanong kayo sa mga riders na kung ano yung ginagamit nilang magandang klaseng tawag dito yung coolant ng motor. Yan. So i-drain natin to. Tapos i-drain din natin yung dito sa may footboard niya, ito. Yung sa reservoir niya. So tanggalin lang natin to. So habang nagde-drain siya, pwede na i-check yung yung mga hose ng motor, kung may sira ba siya. Ganong paraan lang. Ayan. Yan lang natin siya mag-drain. Yung dito naman sa reservoir niya, i-drain natin siya. Dito lang natin tanggalin ito. So may dito, tanggalin lang natin. Antayin ng panundot. Ito. Tama, tanggal natin. Tanggalin din natin 'to.
para ma-drain. Yan. 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 So, didrain natin siya. Yan. So, para mahugasan siya, para mahugasan ito, ibalik natin itong ano, pinaka-drain bolt niya. Ayan. Tapos, para malinis siya, pila natin ng mineral distilled. Distilled na tubig dapat yung i-refill nyo dito. Lalagyan na natin siya. Ay. Para malinis. Yan, puno na. Tapos takpan nyo. Tapos paandarin natin siya ng mga 5 minutes. Andarin natin siya ng mga 5 minutes. Tapos ng 5 minutes, palamigin natin ulit siya. Saka natin isalin yung tubig na nirefill natin para malinis lang yun. Minutes later. So ayan, so after 5 minutes na pinainit ko siya, tatanggalin na natin yung tubig kanina na sinalin natin. Galin natin ulit. So ayan. Galin natin ang konti tubig. Yan, balik na natin. Tapos ito. Tung sa drain. Huwag nyo kalimutan ibalik, baka ako magsalin. Tumagas lang eh. Yan. Tamang higpit lang. Yan. Tapos. So yung gamit ko is yung Yamaha pa rin. So comment kayo guys kung ano ba talaga yung magandang coolant para sa maintenance ng motor natin. So sasali na tayo. Fresh. So bagong-bago to. Para natin na-shake na maayos. Ganyan, shake na muna.